Tapos nung time na nagbawas na ako, napansin ko parang may mga taong nawala, like sa following sa social media, 'di ba? Parang kumonte, may mga ganun, 'di ba? Kumonte. Ayun. So, na-miss ka namin sa pag-arte. Siyempre, you're still with Bubble Gang. Mm-mm. Pero siyempre, iba yung sabihin na natin na sa challenging drama. So, anong feel na finally natuloy na yung gantong project after previously, siyempre, na udlot? Oo. Actually, ako sobrang saya ko po ako napili para sa character na to. And syempre, yung mga kasama ko din, hindi din biro. Miss Lotlot de Leon, Luis Alandi, mga veteran actors talaga. And since nag-start kasi yung pandemic, hindi talaga ako tumanggap ng trabaho sa labas. So, kumbaga, ito pa lang yung pag-i-start ng pagbabalik ko ulit sa television. So, very happy ako. So, ayun. So, alam naman natin na siyempre natamaan ka recently. Yes. So, nakita ko nga siyempre yung post mo na I'm back. With your pictorial, siyempre. Iba siyempre yung pinagdaanan mo mismo. Kung ano yung mga pinagdadaanan ng iba. So, gaano ka kaingat ngayon, especially in going out and accepting projects? Kasi that time, nung nagkaroon ako, meron na rin akong bakuna noon. Pero yun nga, kumbaga, kahit anong pag-iingat mo talaga, hindi mo talaga masasabi. Ako hindi ko rin alam kung saan ko talaga nakuha kasi sobrang ingat ko na po talaga. So, tinamaan ako. Ngayon, kumbaga, mas confident na ako ngayon. Dahil nga, meron naman bakuna. Tapos sabi ko, inisip ko, ang tagal ko na rin walang ginagawang project. Sabi ko, alam nga namang, kumbaga, iikot na lang yung mundo ko sa bahay, nandun lang ako, hindi ako nagtatrabaho. Parang hindi ko din kaya. Namimiss ko din kasi talaga yung pag-arte. So sabi ko, parang it's time na para bumalik ako ulit at mag-start. So, ayun. Una po dyan, nung napansin ko po yon nung time na sabi ko, hindi na ako masyado magpapasexy. Hindi ko po totally sinasarado yung pagpapasexy. Kasi sabi ko nga po, it depends naman po sa project, sa kwento, sa character. Nandun pa rin siya. Pero yung kagaya ng dati ko kasi Ate Rose na ginagawa, yung talagang asin talagang laban ako sa ganito lahat, hindi ko na kayang gawin ulit yon. So, sabi ko, nung time na hindi ko na siya kayang gawin. Ito na ngayon yung gusto kong gawin. Mas gusto ko na makita nila na meron akong ibang kayang gawin bukod sa pagpapasexy. At yun nga, napansin ko, ang naging impact nun, may mga taong nawala. Meron mga taong nawala. Kasi nung time na nagpapasexy ako, parang, sige, pak, ganyan, ang dami, di ba? Parang, tapos nung time na nagbawas na ako, napansin ko, parang may mga taong nawala, like sa following sa social media, di ba? Parang, kumonte, may mga ganun, di ba? Kumonte. Oo, pero sa akin, ang inisip ko, sabi ko, okay lang. Sabi ko, hindi naman ako ano dun. Ang importante sa akin, kung saan ako masaya, ano na yung gusto ng puso ko ngayon, masaya ko sa ginagawa ko. Kaya nga sabi ko, sana mabigyan ako ng GMA ng pagkakataon na magkaroon ako ng sarili ko talaga at maipakita ko kung ano pa yung kaya kong ipakita. Ano bang gusto mong ibigay sa'yo if ever ng GMA? Kumaga, anong klaseng role? Anong klaseng karakter? Role? Ako gusto ko, ano Ate Rose, yung parang split personality, psycho. Ganun ang gusto kong gawing role. Ayun.